Ting tumbo tulo. Galing dito. Ayan. Sabi ni Forman, may down spot daw dyan, PBC. Punta nga tayo sa taas mga boss. Okay, good morning po sa inyo mga boss. Senti po tayo natuloy sa Itugon Binggit ngayon. So medyo maulan kasi kaninang umaga. Iwan ko lang kung ulan pa mamaya. So medyo alanganin po tayo magbiyahe. So nakapag-desisyon po tayo na bukas na lang magbiyahe mga boss. Baka maano pa tayo sa daan. Medyo delikado pag ganitong maulan. So medyo matitirik pa naman yung mga daan dun sa Itugon. So ang lakad natin ngayon, punta na lang tayo sa Umingan para hindi naman masayang yung araw natin. Okay, so siya nga pala mga boss, ito yung sa Marawi, wala rin pumasok mga boss. So kasi hindi maganda yung panahon, kaninang umaga, maulan-ulan. So ito nga pala yung mga pupunta dun sa Marawi na pintura. So nabili ko na, so andun pa yung iba. Tapos yung sa Itugon, yun po yung mga pupunta sa Itugon Binggit. So kompleto na yung mga materialis natin na pupunta doon. So nagbababa na lang po tayo. So yung iba andito sa sasakyan, so ibababa ko muna para bukas na lang dalin. Ito yung mga pintura na pupunta sa Itugon tsaka sa Marawi. Tapos yung mga PVC ceiling panel, so andyan na rin po. Tapos yung iba andito sa sasakyan, so ibababa ko muna. Mababa ko muna. So ito yung pupunta sa Itugon. Baba muna natin mga boss. Okay, medyo mabigat-bigat. So sa kabilang bahay ito. Tapos yung iba doon naman sa kabila. Ready ko lang. Lagi ko sa isang lagayan. Ay. Okay, so ito yung mga pupunta sa Marawi. Kung lumang isa dyan o oh. Doon sa inyo to, sa Marawi ito. Yan, kasama to. Oh, hanapin mo lang yung cheesy yellow. No, may ano na dyan. Itong kasama. Tapos baba pa natin ng iba doon. Sa Itugon naman yun. Tapos yung skin coat na yon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalagay din doon. Tapos tingin ka rin ng standard kung meron pa rito. Wait.
Ibaba pa yato diyo. Wan, ito pa lang igit pa igit ato. Ito pa rabo to mala ato ito. Igit pa lang. Pa ano yan? Yan. Madi jayan. Madi makanot ta. Tara, gara. Oh, lahat. Nalagay sa itugon yan. Yasin. Okay, tara na mga boss. Punta tayo sa Umingan. So walang pumasok sa Marawi. Umingan po tayo. Umingan project. Let's go. Ha? Umay ka na ni Ana. Umay? Baba na lang. Ha? Baba na. Baba naman ako sa LBC. LBC ako? LBC. Alam mo na? Ha? Alam mo na? Oo. Andun ba yung ano, iniwan nyo doon? Iniwan namin. Buti gusto. Oo. Okay, dito na tayo mga boss. Sa Umingan. So maulan pa rin mga boss. So dito pumasok po sila. So stay in naman kasi sila rito. Kaya may pumasok. Ano, medyo ano lang. Pati yung camera natin. Turo ano na. Timing na ano, break time. Ayun, halos patapos na. Okay, dito sa harap, sa ano, kabila. So, pintura na doon sa taas. Tapos may ilaw na rin. Ayun na, sa kabila. Oh. Okay na. Patingnan natin yung may repair dito. Naayusin nila, uncle. Okay, so may tumutulo dito. Natamaan yung PVC kaya laging may tumutulo. So tingnan natin mamaya yan. So tara. So dito. Okay na. Okay naman na. Okay na rito ah. Ayos na. Ayos. Oh, timing yata kami ah. Ayos. Ayos. Madi po patong ito yung video ko ah, napupudot. Tapos linisan nyo mo at mga tama di kababan na lang. Tagal nyo medyo ba dapat ako nakapatong ito. Alam lang na darating ako, kinuha mo na lahat ng isda. Ah, Brian. Wala na tuloy isda. Wala na lang. Wala na. Sabaw na lang tinira na yan. Diyan si boss, kunin ko na lahat ng isda. Sabi. Okay, update lang po natin dito mga boss. Ayun no, may mga ilaw na di kabit yung iba. So dito yung cove design na lang wala. So iba't iba yung lilagay na ilaw dito. So hindi isa. Ayun no. So si sir na yung bumili niyan. So ako kung saan niya binili. Okay. So pinabuksan ko yung mga ilaw para makita yung mga dapat i-retouch. So ito yung dining. Okay, yan yung dining mga boss. So ito yung ginawa natin modular cabinet dati. So iba-ibang kulay. Kulay red, kulay green, kulay blue. So dito meron pang nagano rito. Ayan no. May basa pa dun. So tapat na ito CR. Ewan ko lang kung anong problema niyan. So sabi ni foreman, nakausap nito si sir. Huwag na lang namin daw galawin yan, basta pinturan na lang daw namin. Okay, so hindi po kami yung nagkisame dito.
So tayo lang yung nagpintura. So kung napapanood nyo dun sa unang video natin, unang vlog natin dito, wala pang pintura ito. Tapos wala ring masilya. Tapos yung mga rivet niya nakalabas lahat. Nakalabas yung rivet niya. So pinalitan lahat natin yung rivet na ito, inilubog natin. Tapos yung isang problema dito, so dito tayo sa may garahe, pinabuksan ko, may tumutulo. May tumutulo kasi rito mga boss, kaya hindi ko pa pinapinturahan. So pinabuksan namin, doon may tumutulo banda ron. So sabi ni Purman, meron do na tamaan na hanger na PVC downspout doon sa banda ron. So sabi naman ni Sir na naman ngayon, so mag waterproofing daw muna kami doon sa taas, baka doon daw yung problema, sabi niya. So tingnan nga natin, punta nga natin sa taas. Hirap lang umakyat. Okay, ayun, pinabaklas ko yung hardiplex. Daming sampay dito ah. Ito, may tumutulo na rito. Ito yung tumutulo galing dito. Ayan oh, sabi ni Foreman may downspout daw dyan, PVC. May PVC po daw dyan, daan ng tubig mula sa downspout. Ayan, natama ng hanger. Ayan oh, may hanger silang nilagay dyan, tumutulo. So kung i-repair yan, medyo matrabaho. Ayan, makikita nyo. Ayan o. Ayan, nagmumula. Tapos umano siya rito. Tumutulo siya rito. Galing sa may hangar. Ito yung naman dito. Dito lang yung basa. So ito ang problema. Pag sa hardiplex yan, hindi naman siya nasisira sabi nila. Pero ang mahirap dyan pag ganyan na tumutulo, so hindi naman nasisira yung hardiplex, okay naman sabi nila, sabi nung iba. Ngayon hiningal ako mga boss. Pag ganyan na hindi ano na nare-repair yung tumutulo dyan, tapos may tumutulo pa rin dito, kuhari natakpan na natin ito, ang susunod na masisira dyan yung framing natin, itong metal paring. So kakalawangin na yan sa tagal ng panahon. Siyempre pag kinalawang yan, masisira na yan. So mayroon ng tendensing mabumagsak yung ano natin pag napuno ng kalawang. Pero pag sa gypsum board naman, kuwari, nakita natin na may tumulo, pwede tayong mag-repair. I-re-repair natin yan, i-squarein natin yan, ayusin yung tumutulo, tapos ilagay natin yung gypsum board, tapos masilyan, okay na. So dito sa hardiplex, talagang isang buo pa yung talagang alisin natin pag magre-repair. So mahirap dyan pag napinturan na, hindi na natin mahalata kung saan yung tumutulo. So yun yung pwedeng mangyari, kakalawang yung metal paring natin pag tumagal. So medyo matagal-tagal pa naman bago masira itong kisame pag ganun yung mangyayari. So hindi na repair yun, papalitan nyo na yung kisame buo, pati yung metal frame. So ganun ang mangyayari dyan. Ayan no. Ano na pala ito? Punta nga tayo dun sa taas. Baba ulit tayo. So gawin na lang natin siya, sabi ni Sir na mag waterproofing tayo sa taas. Ubusin doon isang timba.
para wala siyang masabi. Pero para sa akin, i-referin na yan. I-buy na lang yung linya noong down spot. Punta nga tayo sa taas, mga boss. Okay, dito sa taas. So tapos na sana to. Kaya lang nagpaano naman si sir na lagyan ng haspe. So kaya yan, kulay yellow yan. So mangyayari yan, parang kahoy ang magiging itsura niyan. So first, ano pa lang yan? First na pintura yan. So pagkatapos niyan, yung panghaspe natin, pagkatapos mahaspe yan, papahidan natin ng ano yan, ng acrylic emulsion para kumintab. Pati ito, pinagawa rin ni sir. Yung kulay na ito, si sir yung mga pumili nung ilalagay. So sa master bedroom po tayo. Ayan o. Ganda na. Okay. So hindi pa naikabit yung mga ibang ilaw. Ayan lang. May mga bitak. Hirap talaga masilya ng ano, hardiplex. May nagbibitak ko. So dito sa kabila, okay naman. Pati dito. So sa minsan kasi, hindi lang doon sa masilya ng hardiplex ang problema, kaya may nagbibitak. Minsan din doon sa paggawa. Kung yung kisame mo hindi maganda yung pagkakalibel, hindi yung hindi maganda yung pagkakaframe mo, may tendency magganyan yung kisame natin, magbitak na ganyan. So ang mahirap kasi rito, hindi tayo yung nagkisame dito, kaya hindi natin alam kung ano yung framing nila, kung paano nila ginawa itong kisame nila, sir. So nagmasilya na ba nga tayo, meron pa rin naman. So doon sa ibang mga masilya natin, hindi naman nagkakaganyan. So may problema dyan. So makikita mo rin naman dito, magkaiba yung ano, hindi siya nakalibel lang maayos. So pati dito sa iba, sa ibang parte ng ano, hindi nga nakalibel. Tapos yung iba, hindi rin nakatansi. Hindi magaganda yung pagkatansi niya. Yung ibang ginawa natin dito. Ay, ibang ginawa ng mga nagkisami rito. So pati dito, yung linya na ito, hardiplex pa naman, medyo mahirap pa ayusin. So parang nire-repair na natin yung mga ginagawa nila. Nire-repair natin ng masilya yung mga ginagawa ng mga gumawa ng kisame rito, mga boss. Okay, so pumunta nga tayo rito. Ate Uncle, ito'y bagbaga na siguro, Haji, ano? Hindi nga ito na. Ata? One. Aji Kante Brown. One is ata. One. Pati ato yung anggal na. One. Mati ato yung ato na ato. One. Dabay sa ti kulay na atan. One. Mati ang ganda yung ato ata. Diba? Huwag ka lang nga ito ata. Huwag ka lang nga ito ata. At tamuyit ilang nga banda. Huwag ka lang nga ito ata. Huwag ka nga ito. Accept na ata. Huwag ka na dyan nga ito. Pati ata ganda dyan nga ito mo lang. So nga mo ano, tamuyo mo kayong kasalang. Huwag ka na dyan nga ito ata. Gaya sa taas yun. So break time po ngayon, mga boss, kaya nagpapahinga sila. Okay, so timpla ulit tayo ng panghaspe. So bawasan mo pa, maano pa yan, kunti lang, kunti. Okay, so meron tayong tulid yung red dito. Tulod din red, tapos burnt sienna. Sige, lagay mo na. So, acrylic color.
Oops. Yan yung gagamitin natin pang haspe. Oops. Yan. Pwede yata marami. Marami yung sample na ginawa. Wala po. Yan lang, hindi ka gumawa ng sample. Testing natin mga boss. So nagpintura na tayo ng kulay yellow doon. Okay. Diyan sa tabi lang niya. Uy. Medyo na ano ah. Okay. Dagdagam ito yung kulay brown. Brown. Dagdagam ito yung kulay brown. Oops. Kayo, mas lalong magdadark. Okay. Ayos na. So, yan po yung gagamitin nating panghaspe. So, pagkatapos nyan, papakinta din po natin yan gamit yung acrylic emulsion. Okay. So, yan lang. So, hindi na namin artihan yung pagpahid namin. So, diretso lang. So, hindi na namin lalagyan ng mga design na parang may anay, ganun. Parang sirang kahoy. So, hindi na namin lalagyan ng ganun. So, sisimplan lang natin yung gagawin natin. Okay na. Okay, tara na mga boss. So, natanggal yung nilalagyan nating Davis, ha, kanina. So, yun, naikabit na ulit. Okay. Malapit-lapit na po ito. Matapos yung pintura niya. Magta-tiles na tayo. Baka next week. Tiles na po tayo. Tapos yung mga tiles na ito, baka mailagay na rin. Okay na. So tara na mga boss. Let's go. So andito po tayo sa Marawi. So diniliver na po yung modular cabinet kahapon. So i-assemble po nila ngayon. So dito lang po ito sa Marawi, Kamling Tarlac. Malapit din po ito sa project natin na ceiling. So ito naman, cabinet naman yung project natin dito. So tingnan natin mga boss. Update po natin. So kahapon lang sila nagsimula pumunta rito. Binuo nila yung modular doon sa bahay. Tapos dineliver kahapon. Sir, datang ka sir? Dati na ba din uli ka lang? So malagay mga isang may kitak. Ha? Okay, so yan na mga boss. Ayun o. Naayos? Maginta tayo tayo ni Bilbar. Ay, naging ni Bilbar ni Jai. Oh, diyan mo? Oo ni Jai, ha? Oo. Kaya ni Iskwala. Ah, Jai lang. Ako. Hi, sir. Ito kayo pagyan? Pagpan? Pia. Okay, sa'yo yung pinipix na. Ajay. Ano ito ba tingnan mo ng eskwala? Ah. Pader, ata pader. Yung padog niya ata, magiging padog yan. Ajay. Matingnan mo masil yan natin? Ito sa natin. Magiging padog niya. Ito sa akin. Gusto ay ikajay yung latan. Tornilyo na eh.
Buwan, Cornelio Tan. Kaya ni pa-adjust na yung drain leaks na, mga tulaw na yung ramit na. Gali. Kaya po yung drain leaks ba? Ah, gali lang. Kaya pa ko na ito, pero... Ata nakaka-gelat tayo sa ulo. Adyo hulog tayo. Namo, adyo hulog. Hinulugan niya ito yan. Ha? Adyo, alam niyo, Gord, adyo yung level barito bigat. Tanong makita tayo. Tanong makita tayo na ano, adyo hababulan tayo. Saan so, kinagabot na? Ha? Hindi mo kayo mag-level bar ba? Kita kayo yung ano, baka naiunag na ta? Level bar ka na yung mga kaya, skwala ka dakkal. Mata nga ta, di laser. Nangin na dyan? Babalim mo ta, 9,000 na dyan. 9,000 na dyan? Yun. Ito, inko? Ha? Inko? Oo, 11,000 ta. Hindi na magkaya. Pag pinaalan ni Sir William, alin niya na? Ikaw lang mati ko eh. Inko ba yun? Okay. So ayan mga boss. Oh, magbawas lang tayo dito mga boss. So ito yung ano no? Babawasan no? Ito ba? Ayan. Malaki sa baba eh. So ayan magbabawas tayo dito yung isang module natin. So andun na yata. Babawasan nila. Tapos dito, yung isang problema dito, mas mataas yung PVC natin, yung drainage natin kaysa dun sa lababo. So pabaliktad, papuntang langit. So hindi pag mag-ano ka rito, maghugas ka ng pinggan, malalagyan ng tubig. Yung ano natin, may stock dito kasi mas mataas na yung lalabasan ng tubig. So yun yung isang i-adjust natin, ipapa-adjust natin dito. Okay, so dito sa fittings, konti lang ang problema. Tapos ang nakalimutan lang namin dito, yung Neville bar. So yun na lang yung nakalimutan natin. So kung iuwi na lang kaya yan, para mas mabilis. Repair dun sa bahay. Table na lang. Okay. Iuwi na lang yan, gawin nyo na lang muna bago tayo punta rito. Kaysa dito kayo maggagawa. Iuwi nyo na lang yan. Ay, sukat niya. Magbabawas kayo ng ano, tignan niyo na lang. 1.3. Okay, so dito naman, sa ang problema naman dito, hindi nakahulog itong pader. So, nung ano namin, may awang siya. May kita niyo, may awang oh. So titingnan natin bukas 'yan. Kasi hindi natin dala yung Neville bar. Pag dinala natin yung Neville bar bukas, makikita natin. So yun yung ibang problema dito. So hindi naman talaga maiwasan yan, ganyan talaga. So yung iba, makikita mo maganda yung level nila, pati yung hulog ng wall nila. So minsan naman, yung iba hindi naka-eskwala yung sa may kitchen nila. So minsan doon yung problema. So lahat naman ng problema may solusyon. So magagawa natin ang paraan. Okay, so far so good naman. So okay, so mapapansin niyo dito sa ginawa natin, wala nang laminated wood. Ay laminated ano na 'yan? Continuous handle mga boss. Wala nang continuous handle. Tapos 'di ba ang dating ginawa natin mga boss sa mga ibang project natin, gumawa tayo ng gumamit tayo ng continuous handle. So ngayon wala na tayong continuous handle na ginamit. So lahat, pati drawer, pati yung mga sa may hanging cabinet, so wala nang continuous handle. Okay. Okay na. So yung puwede muna tayo. So ituloy-uli na nila bukas to. So maulan pa rin, nauna na yung mga tropa natin.
Okay, so ayan, nandito na po tayo sa bahay mga boss. So shout out muna tayo mga boss. So shout out kay Kenneth Tolentino, ayan mga boss. Kay Sweet November, ayan shout out po. Kay Masaoy Dante, ayan shout out po boss. Kay Joker Official Vlog, ayan no, kay Sir Roden Yap, kay Jeffrey Venus, kay Sir Masaoy Dante, at kay Makaraig Talugs. Siyempre ayan, shoutout din kay Sunstorm 42 at kay Nathaniel Baron at Value D. Ollars, ayan shoutout po. Nerson Monoske, ayan shoutout din po mga boss. Ayun, yun lang po yung mga shoutout natin mga boss. Okay, so hanggang dito muna yung simpleng vlog for today po natin mga boss. So kita-kita po tayo bukas. Itugon Binggit po tayo, magdi-deliver po tayo ng materials. Tapos i-update na rin po natin yung project doon. Okay, God bless po, ingat po tayo lagi.